Hati pa rin ang opinyon ng mga magulang sa face-to-face classes. Paglilinaw lang naman ng Department of Education, nasa magulang pa rin ang desisyon kung papayagan nila ang kanilang mga anak na pumasok na sa mga paaralan. Si Luisa Erispe sa detalye. Rise and shine, Luisa. Makalipas ang dalawang taon, ngayon lang ulit pumasok sa eskwelahan ang grade 3 na apo ni Lola Corazon. Anya, napilitan lang talaga silang payagang pumasok ang bata para sa isang assessment exam. Mas gusto pa rin kasi nila ang online classes kaysa sa face-to-face. Ayaw yata ng mama niya kasi noon ayaw pa niya talaga. Kasi wala pa niyang vaccine, hindi na lumalabas. Yan lang sa bahay, hindi lang lumalabas sa labas. Kaya yung pagpasok, ano lang siya, modulo na. Ganito rin ang pananaw ni Aling Evelyn para sa kanyang mga apo. Gusto ko nga sana sa bahay na lang para hindi na ba sila pupunta ng school. Para hindi na doon mag-masama ako. Pero kailangan ng mag face-to-face eh. Natatakot nga kasi baka mahawahan ng doon eh. Kasi siyempre pagdating sa school, kumpula na yan. Sumasama na sila. Pero kung tatanungin ang ibang magulang, mas pipiliin nila ang face-to-face classes. Dahil may bakuna na ang kanilang mga anak kontra COVID-19, mataas na ang kanilang kumpiyansa na ligtas ang pagpasok ng mga bata sa eskwelahan. Pabor ako sa face-to-face kasi mas marami silang natututunan. Kumpara kasi sa online, wala silang gana masyadong pumasok sa online. Vaccinated yung mga anak ko eh. Fully vaccinated sila. Kumbaga 2 years na natigil sila. Kumbaga ngayon parang nagsisimula ulit. Kaya mas maganda may natututunan. Kasi iba ang turo ng sa online, iba naman yung face-to-face. Sa kabila naman ng hating opinyon ng mga magulang sa progressive expansion ng face-to-face classes, nanindigan ng Department of Education na tuloy pa rin ang target ng kagawaran na 100% ng mga pampublikong eskwelahan sa buong bansa ay makapagpatupad na ng face-to-face classes sa susunod na academic year. Giit nila, basta na sa alert level 1 at 2 naman, ang isang lugar nakasaad sa IATF guidelines na tuloy pa rin ang face-to-face. Meron po tayong tinatawag na school safety assessment tool. No? So kailangan makapasa muna ho yung mga eskwelahan na ito bago sila makapag-umpisa ng kanilang in-school classes. So dahil po dyan, siguro ito po ay makakadagdag no, dun sa level ng kumpiyansa ng ating mga magulang na ang mga anak nila pagpasok sa school ay na pinatutupad po yung mga minimum health standard. At para naman sa mga magulang na hindi talaga kumpiyansang papasukin ang kanilang mga anak sa eskwelahan, paglilinaw ng DepEd. Sa ngayon, pinapatupad kasi natin no, yung ating tinatawag na shared responsibility na kung saan bago payagan ang mga bata na makapag face-to-face, kailangan natin yung consent no, ng mga magulang. So sa ngayon, talagang nandun pa rin tayo sa voluntary yung pag-attend ng mga bata sa kanilang face-to-face classes. Sa huling datos naman ng DepEd, nasa 71% ng mga public schools ang nagpapatupad na ng face-to-face classes, habang 10% naman sa mga pribadong eskwelahan. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.